nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong tilak. Sinabi niya, "Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo," sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, "Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo, sapagkat bayad dito sa buhay ng isang tao." Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang sa panahong ito, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang may sabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang paratang nilalaban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo na hiniling ng taong bayan. Si Jesus Barabas ay isang kilalang bilanggo noon. Nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko?" "Si Barabas!" sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus!" "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo," sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus.